Siyempre, kung magtrabaho ka na hindi ka nakakain, siyempre wala ka rin lakas. Ginaabol natin yung pasero, makakuha tayo ng pera para makapang-almusal din tayo. Pag hindi sapat yung yung titar sa tricycle, manap na lang ako ng paraan na mabuti. Yun, mutang na lang ako. Pag makabulyong, yun, babayaran naman. Masiraan, maplatan, mapagod. Mainit ang araw, mahirap, mahirap sa paa. Wala akong mapasokan. Sikan lang. Dapat kami mga sikan rin, may benepisyo din. Natry ko na rin maghanap ng trabaho dito, kaso hindi ako pwede. Ang naisipan ko, kung mag-apply na lang kaya ako sa abroad, dun na lang kaya ako magtrabaho, maghanap buhay. Tapos yun, natry ko na lahat ng puntahan, ng applyan, pero hindi talaga ako pwedeng makapasok na maghanap ng trabaho. Kaya ganyan, hindi ka pwede, tapos ganyan, ganun. Tapos inisip ko na lang na pumunta ng ibang bansa. Para sa akin naman, ang gusto ko lang naman mangyari, yung mag-minimum, yung mag-task yung sahod namin. Kasi, sabihin na, kasi minsan, kasi ngayon, mahal yung mga bilihin eh. But importante talaga, bigas, mga ulam. Siyempre, kung nagbo-board ka pa. Yeta si Iagusinganin na makambetan subang samuro nagkepya sumadagla tau sa suka pasangan nana du katabangan ira bigyan niyo po mga ibang katulad ko na mga opportunity kasi actually marami talagang mga kabataan ngayon kahit na ako mga fresh graduates na talagang skillful ho talaga mas maganda yung nas sarili mo talaga yung business mo kasi yung pang-araw-araw na inawak mo pera so natutugunan mo yung lahat nun. Not totally, pero medyo na bibigay mo. Kaysa magtatrabaho ka so magsisweldo pa ng 60 or 50 or 120 ang pinakamalaki. So hindi makaya kasi panggatas pa ng everyday. Yung anak ko kasi gumagatas ng Similac so mahal rin. Ang gusto ko sa gobyerno, sa pagsamuro, magkaroon din kami ng mga magandang kinabukasan o di kaya magandang buhay para din sa mga anak namin. O sa mga kasamahan ko dito na nagabangkero, gusto namin ayaw rin namin rin ng ganitong hanap buhay. Di ba? Ang gusto namin yung maganda rin. Siyempre wala tayong magawa kay hindi tayo nakapag-aaral, hindi tayo nakatapos. Na ganito lang talaga makuha natin trabaho. Kasi wala hindi tayo matanggap kahit kumbaga kahit tayo di wala. Wala tayong pinag-aralan. Ay walang taong gustong maghirap. Eh, siyempre bata pa tayo, nakapag-aaral na kami. Hanggang ngayon ganito pa rin. Gusto namin yung magandang buhay na naman, yung magandang trabaho, hindi na ganito, na okay na yun sa amin. Kung anong dapat itulong niya sa manggagawa, di pagbigyan niyo kami, tulungan din. Kasi sa ngayon, hindi ko pa rin masyado memorize kung anong dapat gawin ng bank, kung katotoo lang. Pero kung may mas maganda pa, idagdag sa mga benepisyo namin dito sa loob, sa pagturi, mas maganda kung dagdagan pa. Pero kung anong normal nang ipalabas ng bank na makabuti, sangayon ako doon. Sana magawa niyo pa ng magandang paraan na may matutulong niyo sa amin na sa mga maliliit na manggagawa, umangat pa, mas tumaas pa yung mga sweldo. Anchored on these sentiments and other emotional baggages coming from the Bangsamoro people, the Ministry of Labor and Employment is fired up in promoting food decent, competitive, and productive employment through creation of gainful, inclusive, and equal employment opportunities, development of human resources, protection of workers and promotion of their welfare, and maintenance of industrial peace. Sana sa pagpasok ng BARM government, maraming trabaho na mapapasukan.